magre-repair tayo ng nebulizer. So shout out muna tayo mga master. Morning mga master. Medyo maingay dito kasi tabi ng daan. Pasensya na kung medyo maingay. Mayroon po tayong i-re-repair mga master. Ito isang ito nebulizer. Hindi na daw umaandar, mayroon siyang switch pero wala yung pangano dito. Pero hindi daw umaandar, tingnan natin. Unang-una mga master, basic na basic din. Yung sinasabi natin, ang unahin natin i-check. Gaya nito, may plug. Kung bakit siya hindi umaandar. Uunahin natin ang itong plug, baka may open wire. Tapos, ito dito switch, mayroon siyang switch to. Pero, bago pa man yan, alam naman natin, basic na basic yan. Hindi muna natin isaksak. Check muna natin na ang ating tester. Titingnan natin kung gumagana siya. Calibrate muna natin. Dito, continuity. Kung hindi gumagalaw ang tester, ibig sabihin mayroon po siyang open wire. Pag gaganyanin mo, kung shorted yung unit, gagalaw. Nakaganyan siya, tapos wala natin, hindi natin magyalitan ng isang test prop. Kung gumagalaw yan, meaning may short yung plug. So wala naman, oh, hindi gumagalaw. So ito, hahanapin natin kung saan yung karugtong nito dito. Kung may open wire siya o wala. Titingnan natin. Yan dito. So buo po itong linya na ito, buo. So ilipat naman natin sa kabila. Titingnan naman natin dito dahil okay na to, di ba? Dito sa kabila. Yan. Yan o, gumagalaw. So, sorry. So meaning po, mga master, okay po itong plug na ito. Yan o. Di ba? So ilipat naman natin sa kabila. So ang tanong, bakit hindi umaandar yung unit, itong nebulizer? Gamit ko ito sa may hika. Ito. Alam niya man kung anong nebulizer, di ba? Nilalagyan po yan dito parang makahinga yung pasyente. Nilalagyan dito sa bibig para makahinga yung pasyente, di ba? May hose yan dito. May motor yan dito sa loob. So titingnan natin kung bakit siya hindi gumagana. So saksak natin mga master yung plug, tapos tistiran natin ulit dito. Tapos mayroon siyang switch. Pag pindutin natin ito, dapat gagalaw ang ating tister dahil may motor siya sa loob. So check natin ha kung gagalaw ang ating tister. Yan. Calibrate ko na natin, hindi masyado makita. Yan. Ah, dito. Para makita talaga. Yan, diba? So, calibrate natin mga master ha. Tapos, ilagay natin dalawang tester, test probe sa plug. Ganyan. Tapos, itong switch na ito, mayroon siyang sign, naka-opo siya. So try nating i-on kung gagalaw ang ating tester. Wala oh. Hindi gumagalaw mga master. Nakita nyo? Dapat kasi, kung okay ang unit, gagalaw po ang ating tester. Yan ang tingnan nyo, hindi gumagalaw. Ulitin natin ha. Nakalagay po dito yung plug. So next nating gawin, hindi naman gumagalaw ang ating tester, tanggalin muna natin itong plug, baka may loose contact. Medyo may dumi kasi ng alikabok tabi ng daan. So dito, ito, pwede nating ilagay ang ating test probe dito. Baka may loose contact siya. So, same pa rin.
Yan, naka-off. Try natin i-on. Yan, naka-on. Tapos, ilagay natin yung test prop dito. Dito, oh, ganyan. So, wala pa rin, oh. Hindi gumagalaw, di ba? So, switch off natin ulit, ha. Baka baliktad lang din, eh. Hindi kasi masyado makita yung sign, yan. Tapos, uulitin natin kung mayroon ba siyang resistance. Yan. So, wala pa rin resistance. So, meaning, may problema po ang unit. Ganyan po mag-check mga master, step by step. Uunahin muna dito sa plug. Baka may open wire o shorted. Tapos, isaksak natin. I-switch on natin. Kung wala na, wala pa rin, hindi pa rin gumagalaw ang ating tester, tanggalin natin. Tapos dito na naman, ilagay natin yung test prop dito. Baka may loose contact po ang plug at saka itong unit. So ganun pa man, kahit dito natin nilagay yung ating test prop, hindi pa rin gumagalaw ang ating tester. So meaning may sira po ang unit na ito. So paano ba natin buksan ito? So dito, mayroon po siya mga tornilyo mga master. Ito oh. Ito. Ito. So tatanggalin muna natin yan para makita natin kung anong problema sa loob. So medyo matagal-tagal ito, standby lang muna tayo ma para masundan nyo kung paano natin kukulikutin ito mga master. Paano natin ma-check itong unit na ito. Nako, medyo malaki. Hanap tayo ng medyo maliit dahil sobrang laki ng ano ko, Phillips screw. So yan, pwede na doon. So standby lang mga master saglit. Medyo mahaba-haba po ito, marami po siyang tornilyo. Pero ang tanggal lang. Dito naman. Malalim kasi mga master, hindi kayang dukutin ng Phillips screw ko, malaki. Yan, tanggal na yata. Yan, tanggal. So, hindi pa ako nakapag try nito na mag-ayos, pero may lumapit kasi sa akin. Kailangan din kasi daw niya ito para sa anak niya dahil may hika. So, para makatulong din naman tayo at the same time para sa bata niya, sa anak niya. Baka may mga minor problem lang po ito, so magagamit niya kaysa naman bibili pa siya ng bago, 'di ba? Medyo may kamahalan din. So, next nating gawin mga master, natanggal na natin 'tong mga tornilyo. Titingnan natin kung anong problema. Yan oh, may motor siya oh. Titingnan niyo mga master ha. May motor po. So yan. So may motor siya mga master, makita niyo. Ah. Ayan. May fuse din pala siya. So wala naman, hindi pa natin ma-check itong motor dahil wala naman tayong makuhang resistance, yan oh. Hindi naman siya stock up o gumagalaw naman siya. So sana'y maayos natin itong yun mga master para magamit ito ng anak ng customer na lumapit sa atin kaysa naman daw bibili kasi ng bago, di ba? Sayang din naman to eh. Yan oh. Hindi naman siya stock up pero mayroon po siyang fuse din. Mayroon siyang fuse, di ba? So, gayon pa man, i-check muna natin itong ito mga master, titingnan natin ito. Ah, tanggal. I-check muna natin itong switch. Baka mayroon din problema kaya wala siyang supply. So, bunutin muna natin. Para ma-check natin kung may resistance o wala. Baka dito din may problema siya. Kaya hindi gumagalaw ang ating tester. So, ganun. Basic na basic. Step by step tayo mga master ha. Yan. Tanggal na po. So wala po isang yan, kahit pwede nang nakaganyan. So kukunan natin ang resistance mga master kung may resistance po ba ang ating switch.
Yan o, okay naman pala mga master. Tingnan nyo yung ating tester. Yan o. Tapos tingnan nyo dito yung switch. Gumagalaw po ang ating tester. Yan, di ba? So, switch off natin ha. So, yan. So, naka-off po yan. Switch on natin. Yan, yan. Di ba? So, meaning, okay po ang ating switch. So, pwede na natin ibalik. Step by step muna tayo mga master. Kung saan yung pinaka-easy na pwede nating i-check. Doon muna tayo mag-umpisa kagaya ng plug. Baka may open wire, baka may short yung plug kaya nawala yon, hindi gumagana. O baka may loose contact pero wala naman, okay naman yung plug. So okay din ang switch. So dito na naman tayo ngayon sa fuse. May fuse pala siya. Oh. Same din siya ng electric pan dahil pan motor po siya. Dito lang nakalagay yung switch, yung fuse na. So medyo madali. Ay, yan, nalaglag. Titingnan natin. Pero hindi siya putol mga master. Oh. Tingnan nyo, hindi putol, di ba? Pero titingnan pa rin natin, baka dito na portion naputol. Ay, dito na portion naputol o dito banda. Pero tingnan nyo, hindi pa naputol yung connection niya. Oh. Pero ganun pa man, i-check pa rin natin mga master ha. I-sit natin ang ating tester sa same pa rin, ohms. Kukunan lang natin ang resistance. So yung dalawang test prob, yung isa dito may ilagay, tapos yung isa dito sa isang plate. Kung gumagana ang ating tester, gumagalaw, meaning okay pa po ang fuse. So diba? So ganun lang, check natin. Yan, hindi gumagalaw. Nakapagtataka naman to. Oh. Pero buo pa po mga master. Tingnan nyo. Focus natin ha. Buo pa yung wire niya na sa loob. Pero hindi na siya gumagalaw ang ating tester. Yan oh. So kaya pala hindi gumagana yung ating nebulizer dahil open na po ang fuse. Yan, open. Titingnan natin ito kung ilang 2 amperes lang mga master dahil maliit lang yung motor niya. Pareho lang din sila ng electric pan. 2 amperes. Yan o. Yan. Kita niya mga master. Ito medyo ano. Hindi masyado makita mga master pero 2 amperes po siya. Pero open, well, open siya mga master ha. Tingnan nyo. Hindi gumagalaw ang ating tester. Calibrate natin ha. Yan. Pero pag i-check natin, hindi oh, hindi gumagalaw. So meaning, open po kahit buo pa yung wire niya. Baka dito ba na naputol o dito ba naputol dito, hindi na, wala na siyang contact. Yan oh, hindi gumagalaw. So maghahanap ako mga master. Mayroon yata akong ganito. Yung sa mga board ng yung coin slot yata. Mayroon nito eh. Titingnan ko mga master ha. So sandali lang, standby lang, ilagay muna natin dito. Dito pala para makita. So mayroon ako mga master. Titingnan natin kung saan yung 2 amperes dito. Itong isa 10 amperes. So itong isa 2 amperes. So pareho sila nito mga master. Ito pareho sila. So pwede natin itong ipalit itong isa. Yan o. So ito yung gagamitin natin 2 amperes. Kasi hindi kasi pwedeng lagyan natin ng 10 amperes. Baka masira yung ating motor. Kung may ma-detect siyang mataas na voltahe, hindi mag-open itong fuse. Medyo mataas lang kasi ito. Ginagamit po itong 10 amperes sa mga washing machine. Ganon. So ito mga master, titingnan natin ha. Pareho sila mga master, 10 amperes. Ah, 2 amperes, sorry.
maliit na kasi yung motor nito. Titingnan natin ha, kukunan natin ang resistance. Tingnan, hindi kasi makita yung ating tester. Kita ba? Medyo against the light. Yan. Ito ha. Ganun pa rin mga master. Same pa rin yung pag-check natin dito. Yan o. Tingnan nyo yung ating tester. So, kahit baliktarin natin yan mga master, wala po yung polarity. Continuity lang po yung kunin natin dito. Yan o. Gumagalaw ang ating fuse. Ay, ang ating tester. So, meaning, buo po itong fuse na to. So, titingnan natin itong isang defective na fuse ha. Yan o. So, hindi gumagalaw, di ba? Yan. So, defective, di ba? Ito yon, yung sa dito sa nebulizer. So, papalitan natin ito mga master. Mabuti na lang, mayroon akong naitabing fuse doon sa aking yung ni-repair na yung water window machine. Buti na lang magkapareho sila. Maliit kasi yun eh. Yan. So madali lang din namang ibalik mga master oh. Ganyan lang. Ayay! Tumalusik pa. May spring kasi itong takip. So madali lang po itong ibalik mga master. Yan. So, may kabit na natin na mga master. Hindi muna natin ito pansamantala muna nating i-check lang ha. Naraganyan lang muna. Tapos, kukunan muna natin ang resistance bago natin siya ibalik sa o lagyan ng tornilyo. So, pwede natin ikabit ito mga master. Dito sa likuran, di ba? Yung sinabi ko kanina dito oh. Kukunan muna natin ang resistance. Yan. Tapos ito din sa plug. Yan oh. Yan gumagalaw. Nakaganyan oh. Gumagalaw na diba? Kahit baliktarin mo yan, wala po yung polarity mga master pag magkuha ng resistance. Switch off natin. O yan, di ba? So, yun. Nahanap natin agad yung switch off natin. Nahanap natin agad yung problema. Nandito lang sa fuse. So, ito ha. Tingnan natin. Yung defective na fuse. Yan o, hindi gumagalaw. Hindi siya gumagalaw mga master. So, nahanap na natin yung defective, di ba? So, ngayon, ibabalik muna natin yung tornilyo. Papaanda rin natin ito ngayon kung gagaana na siya. Tama, para malaman natin. So, pero kahit hindi naman na muna natin ibalik yung tornilyo, paanda rin muna natin dito para if in case kung mag-stack up yung motor, matanggal natin agad. Yan, pandarin muna natin ha. Medyo malayo po yung saksakan mga master. Puro muna tayo dito. Yan. So ito, naka-off na po yung unit mga master. So try nating saksak. Tapos papaanda rin natin. Yan. Wala pa po yung tornilyo kaya medyo marunay siya pero umaandar mga master. Yan ang umaandar diba? Narinig nyo
sheets off natin ah. Sheets on. Yan. Ayos. So, may natulungan na naman tayo ngayong araw na itong mga master. So, nahanap natin agad yung problema. Ito lang pala yung fuse. So, hindi na kailangan bumili pa ni customer ng bago. At least, kahit sa kunting paraan, nakatulong tayo. Magagamit na niya ng kanyang anak. So, ito lang yung problema pala mga master. May fuse siya. So, okay na po yung nebulizer. Pwede na nating ibalik ito sa customer. Ayos. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga hindi nag-subscribe. Maraming salamat pa rin. So, mag-comment na kayo, like, share, at saka hit notification para updated kayo pag may bago akong mga video, mga master. Shout out nga pala doon sa ating mga nagko-comment doon. So, mamaya babanggitin ko na lang kung sino yun. Ilalagay ko na lang dito sa aking mga ginawang video na ito, nebulizer. Ilalagay ko na lang mamaya dahil hindi ko na memorize lahat. So, ilalagay ko na lang din sa screen mamaya. Okay? So, magandang pa man mga master. Maraming salamat sa inyo. May natulungan na naman tayo ngayong araw na to. So, ito. Isang nebulizer. Compressor nebulizer. Yes.